And guys, pupunta kami doon sa ilog. Naglalakad po kami dito sa kalsada. Ayan, tinigot marami pong damo. Mamamasya lang po kami doon sa ilog, guys, kasi gusto namin tumingin doon sa may mga isda, ganyan, kung ano-ano pa. Tsaka yung mga hipon pong na maliliit. Ayan, yun pong aming titignan doon, guys, kasi wala po kaming magawa sa bahay, na buboring po kami. Ayan po ang aking kasama. Ayan, na si Mylene. Ayan. Siya po ay aking kaibigan at kapitbahay po. Ayan. Ayan, salam, guys. So, guys, antayin po natin. Pagunta na po tayo. Ilog. Naglalakad na po kami, guys, dito sa ilalim ng mini forest. Ayan, nakikita niyo naman po siguro dito, oh. Ayan po ang ating mini forest, guys. Kasi walking distance po simula sa amin papuntang ilog po. Tabi-tabi makikiraan. Tabi-tabi po tayo, guys. Kasi hindi lang po tayo ang tao dito. Tabi-tabi po. Tabi lang po ano naman po ito. Ayan na ako kaibigan si Mayu. Nabising-busy din siya sa kanyang business, guys. Dinaanan. Lalakad na po kami. Hello everyone! Sabi-sabi ko. Ayan, so ayan guys, tumilo muna kami sa sobrang inip. Baka masunog ng masunog ang aming mga balat. Sunog na nga kami. Ayan, may baka po sa aking likuran, guys, kasi tumilo po kami sa maliit. Ayan po yung pinaka-ilog, guys, oh. Ayan. Ayan yung ilog. Against the light po kasi ayan yung ilog. Marami pong nanguhuli na talangka dyan pagkahapon kasi ngayon tanghali po kami nagpunta. Wala pang tao. Tsaka marami pong mga hipo na maliliit. Marami po tayo makukuha dito pag sa bukid. Kahit pa paano meron na pong magiging bulang dito sa maging pagkalang po maghanap ng bulan. Tsaka marami din pong bulan. Guys, ipapakita ko muna sa inyo ang mga kahuyan dito. Ito na muna ang ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, sa aking vlog. So ayan guys, yung ilog na to, pwede po kayo magtanim ng kangkong. Kung napapansin nyo po, may kangkong po dito, guys.
ayan, nakatusok lang po sa lupa para hindi po tatangayin ng baha or yung daloy ng tubig. Ayan po yung mga kangkong, guys. Ayan, pahaba po yan po papunta sa baba. Meron din po dun sa taas. Sa tabi naman ng ano, ilog na to, meron po siyang mga pananim na sitaw, guys. May sitaw po, guys. Oh, maliit pa po yung sitaw na yan. Ayan, ayan yung mga sitaw, guys. Oh, ilalagyan na po siya ng kanyang gapangan. Malapit po dito yan sa ilog. Kung ano po ang gusto nyo itanim dito, guys, pwedeng-pwede po siya. Maganda po tumira dito sa probinsya, guys, kasi anytime kung ano po ang iyong gusto nyo itanim ay magitanim nyo po. Malapit ka sa ilog, kaya meron po kayong pangliliit na tubig. Ayan, ito po yung mga maliliit pa po, mga maliliit pa, mga unlak pa po ng sitaw. Ayan, padiretso doon po. Ayan, mahaba po yung mga kapatid, mga ka-iron, team iron. Ayan, thank you so much pag-watch. So guys, nagpahinga muna ako galing doon sa ano, sa ilog, kasi nga mainit na po. Ayan, sobrang init, hinihingal na ako sa sobrang init. Ayan, dito muna tayo sa gilid-gilid po ng ilog. Ayan, na aking kasama ng doon sa kabila dito. Nag-win po ang ating mga ano dito, guys, mga damo at yung mga damo na to is Carabao Grass, kadalasan po ang ating kilala yung iba dito. So kapag magkaroon kami po yung mga grass, mga uli na mga damo-damo ang pangalan. Guys, ito po yung blue niya, guys, sa baba ng ilog. Ayan, makikita niyo po yan dyan, guys. Marami pong mga punong kahoy at mga damo. Ayan, mainit kasi ngayon, guys, kaya dito muna ako sa malilim. Ayan, makikita niyo yung puro kawayan doon. Ayan, may puno rin na kawayan dyan. So ayan, guys, nandito tayo sa may bandang pinakadulo ng ilog kung saan pwede po ang mga kalabaw doon po sila, or dito po sila naliligo. Ayan yung mga kalabaw, guys. Ayan, hindi ko po alam po sino po may-ari ng mga kalabaw na ito, kasi namasyal na po kami dito sa ilog. Ayan po, guys. Ayan, hanggang doon, guys, meron po maraming kalabaw sa dulo. Bali na sa 5 kalabaw po yan, mga kapatid. Ayan po ang mga kalabaw. Ayan, masarap po sila maligo dyan kasi malamig po yung tubig. Ayan, Vera Isol. Ayan po ang mga kalabaw, guys. Ayan, marami po kalabaw dito. Ganyan lang, guys. Dito. Ayan, tapunta na sa taas yan. Paganon lang po. Ayan, ito naman yung nasa taas ng ano, guys. Nasa taas ng ilog. Umakyat po ako.
pataas ng ilog. Wala pong katao-tao dito guys, dalawa lang kami ng aking kaibigan, tapos may isa pong kubo doon guys, oh. Nandiyan siya nakatira. Yung may-ari ng mga kalabaw at baka. Diba guys, ang ano, sarap manirahan sa probinsya kasi hindi maingay, tsaka hindi magulo, ma-fresh air. Ayan, yun lang po ay ang trabaho lang po ang ano. Dadaigin ka po sa trabaho kasi mahirap po na po dito pag walang trabaho. Kailangan po talaga meron ka po ditong business or either farm. Ayan, ganyan po. Pwede rin may mga alaga ka, mga hayop. Ayan, dyan mo ipapastol guys. So ayan guys, bumalik po tayo sa ano, sa ilog, sa may gilid ng ilog guys. Marami pong mga pananim na gabi. Ayan po yung mga gabi guys. O nakalinya po yung gabi guys. Kasi ang gabi po ay kailangan po nilang nasa malamig na lugar. Ayan, nakababad po sila sa tubig. Mga katapis. Ayan, mga kabeshi po dyan. At may mga kangkong din po siyang mga sasama. May mga kangkong po. Ayan. Yung mga halaman po na mahilig po sa tubig ay nakababad lang po sila. Ayan po ang mga kasamahan ng mga kangkong. Ayan, papunta doon po yan, puro po yan sila, mga kangkong at saka gabi. So mas mainam po talaga pagka nandito ka sa probinsya, basta madiskarte ka lang po mananim. Ayan, may makakain ka at may mauulam ka guys. Ayan, ganyan po dito ang buhay probinsya dito po sa Zambales. So ayun guys, maraming salamat po sa panonood ng aking premiere. Ito po ay pauwi na po kami ngayon, na aking kasama na si Mylin. Tatawid na po kami dito sa ilog.